Galgo kasama ang kanyang mga anak. Papasok natin si Mrs. Si Mrs. Judith Galgo. Ma'am, di makatingin yung mga anak. Nakayoko kayo lahat. Sa inyo mama, alagay niya kayo pangaya. Hindi mo lang papayin sila. Sige, ladies first. Madam, meron kang gustong sabihin. Unahin na lang natin yung mga anak mo. Ito matapang tulang kayo. Hi guys, I'm Rosinette T. Capillian, subscribe. October 23, tapos nag-meet kami ng November 8. No, November 8, ano po nangyari sa first meeting nyo? First meeting nyo? Ikot lang kami ng baklara, tapos nakaupo kami doon sa may loob ng simbahan, sa loob ng gate. Sa loob ng simbahan mo talaga kayo ng date. First time yung magkita, after nung magkahiwalay kayo nung first na po siya. So sir, at mga anak, naniniwala pa kayo doon sa sinabi nyo? Hindi sir, hindi. Kasi umalis siya nung... Hindi nga, sa simbahan lang daw po sila, sir. Sa simbahan. Ano po usapin niyo po sa simbahan? Siyempre, yung mga nakaraan namin. Ba't kailangan niyo pang magkita? Hindi pamilyado ka na. Nandito nga yung mga anak mo eh. Kailangan mo tayo pagpalit. Hindi na ba kayo pinagpalit eh? Bakit? May katotohanan ba talaga yung ano niyo? Meron. Bintang niyo sa akin? Kung halimbawa, ma, iyan natin, balikan natin kay Papa. Papa, nakipagkita ng gano'n. Anong isipin mo? Diba? Dapat hindi na kayo muna nakisali. Kasi wala akong kasalanan sa inyo. Sa Papa niyo lang ako may kasalanan. Hindi maganto, maganto. At saka sa mga maliliit. Saka. Nay, damay din sila. Kasi bit nila yung apelyido niyo, yung pamilya niyo. Saan naman mo yun ang tanong na anak niyo? Ama. Siyempre, masasaktan din. Pero kung walang katotohanan, bakit kayo magagalit? Hindi maganto. Siyempre, pag nagkita kayo, ano bang purpose ng pagkikita nyo? Ganun lang. Siyempre, maalala nyo yung mga dati. Kung may mga ginawa kayo, gagawin nyo rin. Gagawin nyo ulit. Wala kami ginagawa noon. Ako? Mga teenager pa kami. Ano ang napag-usapan nyo? Nagbawa ko, example. Ano maintindihan ng mga bata? Alibawa, ano ang napag-usapan nyo? Yun nung nasa simbahan kayo? May mga biruan, ganun. Alibawa, tulad na mga hide and seek. Ganun, nagtagto ko kayo. Bahay kubo. Hindi, sabi niya, may kumusta na yung buhay, may asawa. Ano sagot mo? Sabi ko, ito, masaya. Tapat ako sa asawa ko. Tapat ka sa asawa mo, sabi mo? Yun ang sabi ko sa kanya. Oh. Eh, ba't kailangan pa kayong magkita? Yun nga, yun ang... Yun naman lang talaga ang pagkakamali ko yung... Ninakaw ko yung pagkakataon na yun para makipagkita. Ninakaw ko para makipagkita sa kanya dating first time. Yun lang naman. Pero wala naman. Pwede ka mag-meme yun, ah. Nakaw na sandali. Pwede ipagkita. Siyempre, hindi ako nagpapaalam sa kanila eh. Bakit? Kasi yun ang ano ko, napakipagkita ako. Unang ano lang. Kasi pag nagpaalam ka sa kanila, malalaman nila na meron kang ginagawa ang kamamalagaan. Hindi naman sa ganun. Okay. Hey, gusto mo? Ito spicy na. Papasokin! Sinabi ko nun sa'yo, nagkita na kami. Walang nangyari sa'yo? Magka-relasyon kayo? Wala. Kaibigan lang talaga kami. Eh, ano yung ano sa mga conversation nyo na nabasa namin? Yung conversation nyo, sabatin ko na lang. Eh, conversation namin. Conversation yung dalawa. Well, sinabi mo conversation, chat lang yun o ano naman, video call. May nabasa pa. Hindi maganda. Sira yung pamilya namin. Nakakapaginig ka ng laman.
bahay, bininta, lahat ng mga gamit, bininta. Yung maliliit, nandoon sa probinsya ngayon. Apat, nagpapasko na tulog. Alam mo ako, bagong taon na tulog. Hindi namin matitrace yung ganun kung hindi ang mga bata ang nakapagsumbong, nakapag-open ng ano mo, account mo. Kung hindi yung mga bata ang nagano, hindi namin alam kung nasa lupalog ka ngayon dahil first day na pag-alis mo, kinukontak kita, kinachat pa kita, binibidyo call, walang sagot. Yun lang iniwan mo, sulat lang. Bakit nag-iwan akong sulat? Bakit ako umalis? Kasi si Papa mo ang nag-pudyok sa akin na lumayas ako. Baka di daw niya ako matansya, mapatay pa daw ako. Lagi yan may konsilyo na handa sa tindahan dalawa. Kahit kayo mismo nakikita niyo na may konsilyo yan. Meron? Totoo? Ay, naku. Nung umalis ka ng Biyernes. Biyernes ng alas 3 daw. Nagulog ako ng 4,000 na pira. Bigla akong kinabahan, kinurot ng puso ko, nagkita palagi sa ipaklaran. Gumagawa kami nun, sabi pa ako sa akin. Kinabukasan. Yun nga yung November 8. Sabihin mo, nasa nagkita lang kayo doon sa baklaran, na masyalan kayo. Kinabukasan ka ng point. Ang haba sabi mo, nag-outing. Kapag sinungaling mo. Hindi, gabi kasi ako umalis. Gabi alas 3, sabi ng ni asawa ko. Hindi, gabi. Ang ganda pa daw ng bihis mo. Tapos ang umalabas ng outing. Iba rin daw yung sinabihan umalis mo. Ako ng gabi. Sinabihan yung mga pag-alis ko. Yung sabi mo na umalis ako ng gabi, doon ako kahinili nun. Oh, kaso lang si Hinilin, pumunta ng Pampanga. Oh. Kalukuhan. Eh, bumalik ako, alas 11 na ako nakabalik. Okay, ang tanong ko lang, bakit ka napunta rito, Mr. Gilles? Tinanabaho mo si Mrs. Ano? Nananabaho ka. Akala ko tinabaho mo si Mrs. Okay. Mrs., kanina pa kita napapansin na kayo po pala at medyo ilag-ilag ka. Kasi marabang kayo kayo. At po tapos ba kayo parang awkward na awkward kayo. Nakatagin niyo siya. Bakit po kami? Kasi iniwan ako niya din. Iniwan ka niya? Noon, nung sabi ko sa kanya kung hindi lang siya umalis, dapat sana kami nagkatuluyan niya. Aha. So ibig sabihin meron talaga na niya. So, sino kasama mo ngayon, ma'am? Mga kaibigan, kasama ko sa trabaho, Labada. Okay, saan po ito? Kalukan. Gano'n kayo katagal na po ito? Dalawang buwan. Hindi kayo umuwi sa bahay niyo? May bahay mo po kayo, Mr. Wala na, bininta na nila eh. Bininta eh, wala naman. Sabi kong saan siya pupunta eh. Nag-iwan lang siya ng sulat, bumili siya ng mali. Alam nga, naunahan na ako ng banta ni Papa mo. Di ba sinabi ko sa'yo man nung sa bando nag-usap pa tayo, kakausapin ko si Papa kung anong problema nyo. Laga, lahat naman ang problema nyo, ako na mamagitan simula pagkabata. May ebidensya ka? Stress ako mula pagkabata. Wala akong ebidensya na kukuha sa'yo, pero yung banta mo sa akin na hindi mo matansya yung sarili mo, mapatay mo ako. Lumayas ka na tuwing uwi mo. Bakit nandito ka pa? Ba't hindi ka pa lumayas? Dapat nag-iwan ka na lang dito ng sulat. Akala ko itong pag-uwi ko, wala ka na dito. Ang sabi yun. Kaya ginawa ko yun. Kasi nagduda na ako eh. Nung nag-outing ka, nagduda na ako. Tama yung duda ni Papa lahat eh. Pero kahit na, wala kahit hindi ko pa ginawa yun, yun ito, kahit hindi ko pa ginawa yun, yung silos mo, noon pa yun, kung sino-sino pa silosan mo doon sa mga kapitbahay, magchichik lang ako ng gate kung napadlak na ni Sasay. Sasabihin mo, nakipagkita ako sa labas, sa lalaki ko. Isang beses nga, hawak yung cellphone ko, tumawag ko. Pagsagot ko, ayaw. Ba't ko ginawa? Duda lang ni Papa, tinuluyan. Hindi mo iniisip yung maliliit. O, kanti na lang kami sana yun. Kasi kahit ito nila sana kami. Na, bang, lumayas ka na. Tingin mo, mapayag din kami gaganyanin ka ni Papa? Bakit pa nandun? Napakasinungaling ko. Nandun naman kami mapahong bayang, mahong bayang ka ba namin? Inagaw mo lang ako? Anong inagaw? Bakit? Bakit? Inagaw mo naman ako. Kailan kita inagaw? Ay, naramdaman mo yung naramdaman ni Pito. Sino si Pito siya? Hindi. Yung una kong asawa. Ah, meron pala isa. Una kong asawa na tinago ako ng nanay niya sa bundok. Kalokohan, nagsabi na sa akin si nanay, ikaw so, mismo ang ano. Gusto kukunin natin si nanay? Huwag niyo akong anuhin dahil. Ganito ang kwento niyan. Mula ako Maynila, nagkita tayo, nag-meet tayo, dahil nag-presicle ako eh. Wala, hindi. Ganito. Alam mo, ako muna magiging gato. Papunta kang Davao, dumaan kang Surigao. Teka mo na. So ma'am, may asawa ka na dati. Tapos inaagaw ka itong si Mr. Inaagaw niya ako sa asawa ko. Sa asawa mo. Alam niya na hinanap ako ni Pito. Hindi niya sinabi sa akin na hinanap ako ni Pito. Oh, sir, ba? Tatay na, nag-away sila dahil ayaw ng tatay niya sa akin dahil may asawa at saka may anak ako. Alam ng tatay niya na hinanap ako ng asawa ko. Tinunsa mo na yan yung nanay niya na sa kusina ko. Gawan mo ng paraan.
Sir, 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 sir. Bakit mo kasi inagaw siya kay Pito? Hindi, mali yan, sir. Nay, dinilay mo na naman. Hindi naman talaga siya gusto ko. Hindi kita, boyfriend. Ni kahit magligaw, hindi ka nanligaw sa akin. Ha? Dinala mo na ako sa bundok. Doon mo na ang pinagsamantalahan. Kataran, yung sinasabi mo. Ay, yun ito. Hindi ka maya sa mga anak mo? Oo, lumabas yan. Pero dinadaan mo sa rahas. Napaksinungaling mo. Oo nga, dumami nga kayo dahil puro ang pagtitiis kay papa niyo. Lumaki kayo, Noy, kung paano ako ni papa mo itratar. Ako yung pero hindi ko alam ang anong niya sa mga bisyo. Hindi ko alam kung anong mga ano nyo dahilan ba't kayo nagkaganon. Ngayon malaki na ako. Dapat sumasariwa sa akin yung mga ginagawa ni papa mo, lalo na pag sinaktan. Kaya pala inanap ko siya. Siya nag-comfort sa iyo sa lahat ng mga ano. Siya lang. Ningan ka to. Ningan ako. Para hindi na ako makabalik kay papa mo. Ayun, tama nga 'yun. Purpose mo siya na siyang ano. Yun, ginamit ko lang. Ay, ginamit ka lang pala ng mama, oh. Hindi ka masaktan yan. Tapos kanya, hindi gagawin siya ni mama. Andan mo yan. Okay. Now, ito po mo nangyari ngayon. Tanungin natin si Mr. Juan. Sir, ano po? Ano po nangyari ngayon? Yung dalawa na yung maglok. Itakasuhan. Oo. May mga ebidensya naman po kaya. Oo, meron, meron. Pero, ma'am, kaya po lang salita na po si Mr. Ang mga anak ninyo na gusto kayo makasuhan at base po sa mga hawak ng ebidensya. Yan po ay more time support. Kasasaya nila. Sa mga bata mo na. So, payag kayo na makukulo sa papa niyo. Mga decision ng tatay namin, no kami. Okay. So, susuportahan yung decision ni papa niyo. Paan yan, sir? Itong si Pretty Boy. Pretty Boy. Hindi naman kayo. Mukhang gusto ko na tuluyang pakulong itong si Mr. Ano yan, sir? Ito sa trabaho lang ito. Walang nasyonal. Ang gagawin mo. Ang gusto nyo na mangyari na pakulong kayo. Huwag sana kayo sumama na ito sa amin. Gusto nyo na siya. Para mabayaran yung luha ng mga anak kong maliliit. Nakulong na ba kayo, sir? Hindi ka pa nakatingin na mamulong. Mahirap sa loob ng kulungan. Ma'am, nakulong ba kayo natin? Hindi pa. Sir? Ano po yung tinulong niyo kayo? Sa mga manugaw. Simula nagsiasawa yung mga anak.
and subscribe. Like and subscribe.